Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, mga Italiano, susuportahan ang paglakas ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang magandang usapin at balita na naman ito mga kadepensa. Dahil pati ang mga Italiano ay tutulungan ang ating hukbong sandatahan. Marami ng mga bansa ang nagpahayag ng kani-kanilang suporta sa ating hukbong sandatahan. At ang mga bansang ito ay nag-o-offer ng gamit pandigma sa Pilipinas, nagpahayag ng intensyon ang pamahalaang Italiano na suportahan ang kasalukuyang programa ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ginawa ito ni Italian Ambassador to Manila Marco Clemente sa isang courtesy call kay Department of National Defense, DND, Officer in Charge, OIC, Undersecretary Jose Faustino Jr., noong 16 ng Agosto. Inalala rin ng mga opisyal ang matagumpay na pagkuha ng Agusta Westland Helicopters para sa Philippine Navy at Attack Helicopters para sa Philippine Air Force, kung saan ipinahayag ng ambassador ang kahandaan ng gobyerno ng Italia na patuloy na suportahan ang Capability Upgrade Program ng Armed Forces of the Philippines, DND. Sinabi ni spokesperson Arsenio Andolong sa isang pahayag nitong Huwebes, ang tinutukoy ni Andolong ay ang AW-109 helicopters na ngayon ay nasa serbisyo ng PN at PAF bilang attack and combat utility helicopters. Ang Philippine Navy ay may dalawang bersyon ng attack helicopter AW-109 kasama ang tatlong bersyon ng combat utility ng sasakyang panghimpapawid, habang ang PAF ay may walo. Ang mga helicopter na ito ay naihatid mula 2013 hanggang 2016. Nangako ang dalawang panig na magtrabaho sa isang balangkas ng kooperasyon upang higit na mapahusay ang kooperasyong logistics sa pagitan ng Pilipinas at Italia, sabi ni Andolong. Binati rin ni Clemente si Faustino sa kanyang appointment sa DND at ibinahagi niya na patuloy siyang magtatrabaho sa pagtataguyod ng bilateral relations ng Manila at Roma. Ipinaabot din ni Faustino ang kanyang pagbati sa ambassador kaugnay ng 75th anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Italy. Binago din niya ang pangako ng DND na paunlarin ang relasyon ng depensa ng dalawang bansa, sa pagkilala na ang parehong mga bansa ay madaling kapitan ng seismic at volcanic activities. Tinalakay din nina Senior Undersecretary Faustino at Ambassador Clemente ang posibilidad ng pakikipagtulungan sa larangan ng civil defense. Sabi ni Andolong, hihintayin na lamang natin ang iba pang tulong at offer na ibibigay ng Italy sa Pilipinas, dahil matatandaan na isa sila sa nag-o-offer ng mga gamit pandigma sa Pilipinas. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol sa ating depensa. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.